Hello guys, welcome back po sa may ating channel, sa may Kaplamo channel natin. Kaplamo here, syempre ang inyong lingkod, ang inyong taga-repaint at inyong alam mo na yon. What? What the fuck? Hindi, joke lang. So ayun guys, welcome back po dito sa may channel natin. At ngayon is meron tayong i-repaint, di ba guys? So syempre, yun naman yung madalas na ginagawa natin dito sa may channel natin. Madalas is yung repaint. Minsan, unboxing, review, ganyan. So, ayun, ano nga bang figure yung i-repaint natin ngayon? Gano'n nga ba kalaki yung figure na i-repaint natin ngayon? At ano bang gagawin natin sa figure na yun? Bakit ganun kalaki yung pinadala ng client natin dito para ipa-repaint, no? So, bago yun, bago natin napisahan, please do subscribe na dyan sa may ating channel para lagi kang ma-update sa mga upcoming videos natin, repaint, unboxing, at kung ano-ano pa. Pindutin mo na rin yung bell kasi yun yung tutulong sa'yo para malaman kung meron akong bagong upload, diba? Tapos, huwag mo rin kalimutang na i-like and follow ang aking Facebook page dito na almost 3,000 likes and followers na. Ilalagay ko ang link dito sa may description box. Yan, huwag mo kakalimutan yan ha. I-like mo yan pagtapos mo manood dito kung hindi ka pa naka-like and follow. So, ayun lang guys. Umpisa na natin to. Huwag na lang patagalin. Let's go! So, eto na nga guys. Eto yun na yung figure. So, tinanggal ko yung salamin ko kasi nag-glare pala dyan sa may camera. Yung sinag ng mga ilaw ko dito sa harap. So, hindi ko na sinuot para makita nyo ako na maayos. No! God! Please! No! 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 Joke lang, no? So, eto yung figure, guys. Ayan. Diba? Ang laki niya. So, tara, buksan natin to para mapakita ko sa inyo kung ano yung i-repaint natin. Actually, tatlo to. Nakita nyo naman dun sa unang video, diba? Malaking box. Tapos, pagbukas natin, meron tatlong figure na malalaki. So, abangan nyo rin yung video nun, guys. Kasi, gagawan din natin yung video. So, ayoko sirain yung bubble wrap niya kasi magagamit pa natin ito pag sinoli natin kay client. Saka, sayang. Kailangan natin hanggat makakaya pang gamitin, i-recycle natin para iwas kalat din sa ating Mother Earth Universe Galaxy. So, ito na siya. Oops! So, ito yung kanyang tae. What? I'm out, man. Ay, joke lang. Ito yung kanyang base. Ayan. So, ang laki. Ganda. Tatanong ko si client kung gusto niya itong ipapaint yung base. Para maganda rin tignan. Ayun. Ah, okay. So, ito siya, guys. Si Ozaru ba to? Sa DBZ. Pasensya na kasi hindi talaga ako familiar sa DBZ. So, kung makikita nyo is puro alikabok siya. So, lilinisin ko pa pala talaga muna siya, no? Para ma-paint natin na maayos. Asan ba yung mask ko? So, wala yung mask ko. Linisin na natin kagad dito. O, wala rin yung brush ko. Saan ko ba mga nalagay yung aking gamit? So, anyway, ayun guys. Lilinisin ko muna to. Kasi, ayan. Maalikabok siya. Kailangan natin yung alisin kasi pag ni-repaint natin to nang hindi nililinis is yung mga alikabok kakapit lang sa figure, magkakaroon ng gas or magaspang, hindi pala gas, magiging magaspang yung surface ng figure, hindi smooth yung pagka-paint natin. So ayan, may andito yung pututoy niya. Oh my God! Wow! Sorry guys. Ito yung kabitan ng buntot niya. Masa yung buntot. Ayun, andito pala. So, ayan. Ganun din yung buntot niya. Ayan. Sana naka, ayun o. Siguro kita nyo naman na maalikabok talaga. So, dito yan. Kinakabit. Basta yan. Diyan siya kinakabit. Ayan. So, lilinisin ko muna to guys. Tapos, pagkatapos linisin, pupunasan ko and then imamasking natin yung mga part na to, yung ulo, yung kamao niya and then yung paa niya kasi buong figure tong ipipaint natin. So yun lang guys, balik tayo. Thank you.
Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe na. So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa labas sa may likod ng sa likod bahay para magpintura using mga rattle can or spray can. Ayan. So, gagamit tayo ng Tamiya at saka Mr. Hobby para sa primer tapos base coat ng flat white ng Tamiya. Sa mga mga magsisimula pa lang or gusto magpintura using spray can, sa mga hindi pa nakakaalam, yung spray can pagkatapos nyo alugay ng 3 to 5 minutes is ibabad nyo sila sa mainit na tubig ng 3 to 5 minutes. Ayan, so ito yung sa akin. Ayan, nakababad sila dito. Reason kung bakit sila dapat ibabad is para maipon yung pressure dun sa loob para pag in-spray nyo, pagbuga nyo, is malakas yung labas nung spray. Diba? So, eto. Yung primer, buksan natin. Tubig-tubig pa. Alugin nyo lang para yung pressure is naiipon sa loob. Tapos pag spray nyo, is malakas yung ano. Ayan, so. Ayan, o. Diba? Malakas. Umpisa na natin. Wow! Dito kay Ozaru kasi makulimlim na. Baka biglang bumuhos yung una. Let's go! So, ayun nga guys, nakita nyo kung paano natin i-paint si Ozaru. Or, di ko alam kung tama ba yung pagbanggit ko ng name niya. Basta yung unggoy, nakita nyo naman kung paano natin siya pinaint using spray can ng Tamiya. Ngayon, ang gagawin naman natin is, ipipaint natin yung base niya. Diba? So, ito pala siya, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ayun siya. Makikita nyo is sobrang laki. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng mga shadings, tapos tinanggal ko na rin yung mga masking. Ayan. So, napakalaki talaga ng figure nyo to. Tapos, ito rin pala yung buntot niya. Hindi ko alam kung tama yung pagka-position ko ng buntot niya, kung paganyan ba or pababa. Basta, kinabit ko na lang muna siya ng paganyan. Tapos, ayan, yung base. Ayan. So, pipaint na natin yung base niya and then, itatop coat ulit natin to using yung Mr.
Mr. Hobby ulit na pang top coat kasi malaki to. Pero hindi ko napapakita yun kasi alam nyo naman kung paano mag... Pinakita ko naman na kanina kung paano i-top coat. So, ayun, tara! Let's go! So that's it guys, nakita nyo naman kung paano natin ni-repaint yung isang figure using spray can, no? So yun nga pala guys, kung halimbawa nagsusubok na kayo mag-repaint, sa mga sumusubok na dyan mag-repaint or mag-custom ng mga figure nila, kung gusto nyo lang naman, itag nyo, kung ipopost nyo, tag nyo si Kaplamo or tag nyo ako. So mabibigyan ko rin kayo ng feedback or konting advices kung sakali, di ba? Kung gusto nyo lang naman, ha, hindi ko kayo pinipil, kung sakali lang naman. So, ayun. Ito guys, ito na yung buo natin, na-paint na natin yung buong figure mula primer, nag-top coat tayo, nag-base coat, primer, base coat, top coat, and then pinaint din natin yung base ni Ozaru. Hindi ko alam kung si Ozaru ba to or kung sinong ano to, kasi talagang hindi ko pa napapanood or hindi ko alam yung storyline ng Dragon Balls. So may mga client tayo na nagpapa-repaint ng Dragon Ball figure, tapos tinatanong ko na lang sila kung ano yung gusto nilang ipagawa kasi hindi talaga ako gano'ng pamilyar sa Dragon Ball. At ayun, papakita na natin si Ozaru. So ayan siya guys, eto na yung kabuuan. Ay, makikita nyo yung mukha, yung kamay, yung katawan niya na may shadings, tapos yung base niya, ayan, pinaint na natin, ayan, o nauntog pa siya, ayan. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa akin kay Kaplamo. Please do subscribe dyan sa may ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat din sa may Toy Unboxing Family. At guys, like nyo rin and follow nyo rin yung Facebook page ko na almost 3,000 followers na at magti 3,000 likes na rin. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po. Promise, maraming salamat po. Tas kapag na-reach na natin yung 1,300 subscriber guys, is magpapag-giveaway na tayo. So ayun, malapit na, konti na lang, 1,300 subscribers na tayo. By the time na ginagawa ko tong video na to, is tatlo na lang 1,300 subscribers na. So may mga mauuna pa akong video. So, asahan nyo guys na magpo-post ako sa Facebook page ko ng pag-giveaway natin. Pero siguro, wait kayo na mga 2 videos siguro or 3 videos bago ko i-upload yung mechanics para sa pag-giveaway natin. Kung papaano, diba? So, marami tayong figure na ipapa-giveaway. So, ano pa hinihintay mo? Subscribe ka na dyan. Pinutin mo na yung bell para lagi
lagi kang ma-notified or ma-notified ka kapag nag-upload na tayo about sa giveaway natin, 'di ba? So maraming lang, maraming salamat guys ulit. 'Yun, puro ako pasasalamat sa client natin. Sir, maraming salamat sa pagtiwala sa akin. Tatlong figure 'yung pina-repaint mo. Maraming salamat at isa to doon. Tapos si Broly, tapos si Whitebeard na pinalagyan mo ng yung parang battle damage, 'di ba? So maraming salamat po, sir. So eto na 'yung si Ozaru. So ayun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.